ito, iba-iba yung mga pinanggalingan ninyo, iba-iba kung paano kayo pinalaki. Meron na bang binibigay na payo tungkol sa kasal? Sa amin, sa pamilya namin, sinasabi ng daddy ko at mommy ko na, when you know, you know. So, parang kapag pareho na kaming financially stable, kapag pareho na kaming secure, parang okay na. Very ano naman, very supportive sila sa career and love life namin. Tanggap na tanggap. Yes, Ritz? Iniisip ko kung napag-usapan na namin. Pero ang pinakamahalagang advice ng papa ko sa akin, kung makamit man ako ng lalaki sa buhay ko, ang mahalaga, huwag niya akong ilalayo sa values ko and sa family ko. Lalo na pag kinasal. Okay. And pag kinasal, sana kung paano ako inalagaan ng mga magulang ko, ganun din ako alagaan ng lalaki. Correct. Aww. Yun lang ang wish ng parents eh. Gusto ko yung huwag ilayo sa mga values. Si Maxine. Same kami ni Ritz eh. Yung sinasabi, same na same tayo. Oo, sa father and mother, laging important syempre yung values, ganyan. Tapos syempre yung family tradition every Sunday, every birthday ng lola ko, or events, or whatever. Basta, as much as possible, every month or every once a week, magkikita-kita kami. And kakamustahin yung isa't isa. So, kung family traditions. Opo. Parang ayan po kapag hinahanap po namin or ko sa partner ko, yung parang same sa tatay ko. Diba? Parang may kasabihan na you find the man like your father. So parang ganun na rin po. I see my dad in him. Ayan, ito last question po, Dok. Ano po ba ang dapat tamang expectation sa marriage po? Expectations marami, di ba? Tayo mga gusto natin na and they live happily ever after, right? When we get married, we always say it's for lifetime, di ba? Giving your total self to another person is a commitment. A commitment that is intentionally made and promised not only to your family members, but also to God. So with that in mind, dapat isipin natin na if the marriage has troubles, may mga storms sa buhay, hindi give up agad. Kung hindi, work on it. Keep on working on it until you make it right. Not perfect, make it right. Bakit niwalaan ko yan, Doc? Yes, yan din ang ano ko sa sarili ko. Usually po, gaano katagal ang isang relasyon bago magpakasal? Daming tanong ni. Ay, tanong! Gusto ko lang yan. Gusto ko yan. Gusto natin yan. Gaano katagal? Sometimes relationship work within few weeks, few days. It depends on your chemistry. How you relate with one another. May science? Oo. Ano ba yan? Because sometimes, iba, some people, 5 years, 10 years na sila, and then, naghihiwalay sila. Diba? May mga tao lang, in months, mga ganun lang, sandali lang, and they got married, they live happily ever after. So it's not the amount of days or time, it's the amount of love and respect you have for one another. Totoo that's yan. That's true. That's may friend ako, 6 months na, nag-propose na eh. Oh. Actually, sa tingin ko lang ha, pero, sa tingin ko lang sige, ha, pero, pero correct me if I'm wrong, kasi gusto ko lang tanungin, tama po ba na, minsan depende po sa lalaki ang pag-propose or parang depende ba sa stability ng isang lalaki, sa career, sa buhay niya? Depende ba sa lalaki ang desisyon sa isang marriage? Sa isang marriage. Actually, depende yan sa lalaki at babae. Ang lalaki nakikiramdam if you are open and agreeable. So it, alam mo, it's a relationship, it takes two to tango. So dalawa kayo. Kailangan ready kayo, hindi lang physically, hindi lang emotionally, dapat spiritually and financially. Kasi hindi kayo mabubuhay kung isa lang ready kayo. I love you love me, tapos na. Hindi yon. It does not work that way. Ay nako, thank you so much, Doc Ali Gee.